At kaugnay niyan mga kaserbisyo, alamin nga natin ang pulso ng ating mga kaserbisyo sa 64 pesos threshold para hindi maituring po na food poor. Nagbabalita at nagseserbisyo si Christian Yusores. Christian! Eh Jonathan, hindi sang-ayon yung ilan sa ating mga kaserbisyo na nakasabay kong mananghalian dito sa Barangay South Triangle, Quezon City. Doon nga sa sinabi ng NEDA na sapat na ang 64 pesos sa maghapon para hindi maikonsidera ang food poor o kulang sa pagkain. Para sa kanila, hindi sapat ang sinasabing 64 pesos threshold dahil sa mahal na presyo ng mga bilihin. Sa ngayon, hindi umano bababa sa 100 piso ang kanilang nagagastos sa isang meal o pagkain lang dahil hindi rin naman nila ikabubusog, lalo na ng mga nagtatrabaho kung magtitipid. Painggan natin ang sentimiento ng ilan sa ating mga kaserbisyo. Kalukuhan yun, 64 pesos. Diyos ko, ano naman yung mabili nun? Eh kasi kami nga, dalawa lang kami ng asawa ko. Kada bili ko dito, agad, tig-100 mahigit. Kulang siguro. Sa mahal ng bilihin niya, iaabot yung 60 na. Baka siguro, isang kainan lang pwede. Kung konti na kakainin mo, ba pwede ka siya. Pero pagka nagtatrabaho ka, syempre hindi ka, yung kailangan ng katawan mo, hindi naman mapuprovide nun. Ang kanilang panawagan, Jonathan, sa gobyerno, sana tutukan ang problema ng inflation o pagmahal ng presyo ng mga bilihin at tiyakin ang tulong sa mga mahihirap na pamilya. Kaserbisyo mo sa Quezon City, Christian Yusores, para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Yusores! Headline ngayon! Subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel!